Welcome back, mga kabayan. Kumusta na po kayo? Sa video pong ito, tatalakayin natin yung request ng isa nating kaibigan, si JM Obsilap. I hope I pronounce your name properly. So, ito yung request niya. Sabi niya, compare mo naman yung TEF tsaka yung qualified TEF. Ano po ang pagkakaparehas? Ano ang pagkakaiba? Well, ang pagkakaparehas po niyan, pareho po silang TEF. Meaning, taking of personal property with intent to gain but without consent of the owner or and without violence, intimidation, or force upon things. Doon po sa nakaraan nating video na paliwanag na po natin basically yan. So ito po yung pagkuha ng personal property ng ibang tao na walang consent o pagpayag ng taong yon, pero wala naman pong violence na nagawa, wala rin intimidation o wala rin pong force upon things. Kasi kung meron pong violence, intimidation or force upon things, robbery na po ang tawag doon. Hindi na po theft. Now, ano naman tong qualified theft? So, pagka po sinabing qualified theft, meron pong qualifying circumstances. Basically, ang numero unong qualifying circumstances sa qualified theft ay what? Yung pong mga theft na na-commit o nagawa nino by a domestic servant, yung mga kasama sa bahay, or yung pagkuha ng personal property ng ibang tao with grave abuse of confidence. So barkada mo, hindi mo naman kasambahay, barkada mo, tapos siyempre may kumpiyansa ka doon, kaibigan mo, tapos inabuso niya yung kanyang kumpiyansa na binigay mo sa kanya. Kaya kinuha niya yung property mo with intent to gain. Pero kung kinuha niya, tinignan niya, binalik niya ulit, walang problema. Ano pa? Kung yung property na nakuha ay motor vehicle, although merong anti-car nating law. Mail matters, mga tungkol sa sulat. Large cattle, yung malalaking grupo ng mga baka. Oh, ang pagkuha pala ng coconut, pag ito, kinuha mo dun sa plantation ng coconut, is also considered as qualified theft. At yung panguhuli ng isda doon sa fish pond o sa fisheries na hindi mo pag-aari ay qualified theft din. Ano pa yung huli? Sabi niya, kung yung property na kinuha ay kinuha kailan? During calamity. Ano yung mga calamity na sinasabi dito? Halimbawa, during fire, yung sunog, doon mo kinuha. Diba? Kung minsan nakikita natin, nasusunugan na, ninakawan pa daw. So, qualified theft. During earthquake, pag may lindol. During typhoon, bumabagyo. Volcanic eruption, pagputok ng vulkan. During vehicular accident, so na-aksidente na, habang nagkakagulo, nire-rescue yung mga nabiktima ng aksidente, ninakawan pa. Or during civil disruptions, yung merong kaguluhang civil. So, yan po yung qualified theft. So again, ang qualified theft po ay ganun din. Taking of personal property with intent to gain. Walang consent nung may-ari, pero walang violence, intimidation, or force upon things. Dagdag pa natin, para maging qualified theft, kailangan ang kumuha ay miyembro ng domestic servant or isang tao na nag-abuso ng kumpiyansang ibinigay sa kanya, or yung property na kinuha ay maaaring motor vehicle, mga mail matters, large cattle, coconut from coconut plantation, fish from fish pond or fisheries, or yung pagkuha ng property ay nangyari during calamity situations, kagaya ng sunog, lindol, bagyo, pagputok ng bulkan, at vehicular accident. So, yan po ang kaibahan ng TEF at yung qualified TEF. Yung TEF po pala nasa Article 306 ng Revised Penal Code. Yun naman pong qualified TEF nasa Article 310 ng Revised Penal Code. So, kung gusto po ninyong maintindihan pa, pwede po ninyong tingnan yun. At panghuli,
Ang parusa po para sa qualified temp ay 2 degrees higher. Mas mataas po ang parusa ng 2 degrees kesa sa parusa sa ordinary temp. So, salamat JM Obsilap sa pakaganda mong request. Sana po may natutunan tayo sa discussion natin ngayon. Ito po ulit ang inyong kaibigan na nagsasabi. Kung meron kayong katanungan na gusto nyo malaman ng kasagutan, di pag-aralan natin. Hanggang sa susunod po, maraming salamat.